Hello guys, ito na po yung continuation sa pag green to green transfer po. From F1 maging F2 po ito na binhi o spoon. Ito po yung spoon na i-transfer natin. Ang kulay po nito ay black. Black oyster mushroom F1. Ang cotton plug po na ginamit ay cotton waste po. Ito po yung sa seller po na spoon na yung in order ko po. Kung makikita nyo po ang black oyster, yung spoon niya, ang kulay nito ay parang brown. Yan po ang close up. And then, yung sorghum po ang ginamit na grain as media. Yung pinapatubuan po. Media is yung pinapatubuan o ginamit sa pagpatubo. Or yung ano, kung sa iba pa, media is substrate. Substrate, media, medium. Ganyan po. Doon po sa mga baguhan na hindi alam kung ano ang media po. Kung makikita nyo po ay puting-puti na po. Kumalat na si fully ramified na po si amag o si maysilya. Yang puti ay maysilya po yan o amag. Start na po natin i-transfer. Konting amount lang po ng binhi o spoon ay okay na po. At ito po ay pag once na ma-transfer na sa kabilang bote ay kailangan nakatapat palagi sa lamp para yung mga hindi dapat makapasok sa loob ng bote ay hindi makapasok dahil sa may yung lamp, yung init ng lamp o yung napurus ng init ay mag hindi sila makalapit. I mean yung mga dahilan ng mga contamination ay nasa hangin lang po. Sapat yung na disinfect mo yung area na pinag-inoculationan mo at yung, I mean yung inoculation room ay yung pinag kung saan kayo nagtatransfer ng binhi o yung saan kayo naggawa ng binhi nyo po ay di sapat nung na disinfect nyo lang. Dapat may lamp talaga para ano hindi talaga makapasok yung mga nasa hangin. Yan, takpan ng kahit anong papel pwede din, lastiko o rubber band. Tapos i-label na lang po kung anong kulay, kung may mga kulay. Kung wala, white kasi kadalasan is white yung common na pinapatubo na oyster. So ito sa akin ay may mga kulay, so yung mga kulay na lang ang nilabel ko. Hindi ko na nilagyan ng date kasi may isa akong nilagyan ng date. So isa lang naman yung ginawa ko na batch ay tandaan ko lang na January 14. At ito'y F2 kasi yung binhi ay F1 na in order ko. And then, yan o, kunti lang, okay lang na kunti lang. Ito pong green na, ginamit ko ay palay. From ang F1 na pinagkunan na spoon ay sorghum. Tapos yung pinagtransferan ay palay po. So, yan o, yung, kung wala kayong cotton waste, pang cotton plug ay ito pong cotton mismo at kailangan ay sobrang mahigpit o anong tawag yun napakalagay sobrang higpit, anong tawag sa other term ng higpit, basta sobrang hindi yung walang yung hindi siya maluwag. And then yan po ang pagkakatakip ni seller. Kinakopy ko lang po kasi parang mas maganda yung pagkatakip ni seller. Kinapi ko lang po kung paano siya magtakip ng papel sa neck ng bote po. O ganyan po, tingnan nyo, ito po yung paper niya. So yan lang po, tapos
libot sa mouth ng bote. And then, dapat pala malaki ang pagka-cut ng papel para ano, hindi mahirap pag i-roll mo sa bibig ng bote. Yan po, pagkatap. Kasi pag ganyan ang pagkaka ano nyo, pagkaka-cover ay parang ano siya, kakapal sa gitna. Yan, parang madoble kasi yan. And then ano niyo na po, talian na ng lastiko to seal it. Then, lagyan na lang po ng marker kung anong kulay. Yan lang po, pabalik-balik na gawin hanggang sa matapos po ang pag-transfer. Yan po. Paulit-ulit lang po itong ginagawa ko. Sobra. 8x12 daw to, sabi ng nagtinda. Oh. So, ang gawin ko, i-cut ko. Okay lang nga, bago nyo i-pasteurize, i-cut nyo sa akin, ngayon na lang. Ko. Ayun po. And then, mas maganda din kasi pag sa kanya na i-cut pag ano, kasi pag doon, nung mag-pasteurize pa kayo, ganito, at least easy pagtali. Itali nyo, ganyan. Hindi mo kumaya. Ngayon, binhi. Dapat isa lang yun talaga. So, yung plastic ko ay hindi pipibag, so hindi ko na dapat iganyan yan eh, katulad sa ano. Pero, hindi kasi pipibag, kaya, hindi na lang. Kunti lang. And then, ito, PVC neck or, ito po ay PVC lang po na pinutol ko po. Ako ang gumawa nito. Yan po yung pang neck natin sa plastic po. Mahirap po siya itapat sa ilaw o sa lamp kasi maano siya, mag-melt kasi hindi ito heat resistant na plastic. Ordinaryo lang po yung nabili ko. Dahil yun lang po yung nakayanan kong bilhin dahil pag mag-order pa ako sa ibang lugar, matagal, tapos mas maganda na din yung pagbili mo sa tindahan, tapos nandyan na, hanap na lang ng paraan paano hindi siya mag-melt. Tapat lang ng konti sa lamp at insert na po yung cotton plug. At yan, talian na ng guma pero lagyan mo na ng papel. Tapos talian na ng mahigpit ng rubber band o lastiko po. Yan po, talian nyo. Pagkatapos po ay yan, tapos na po yan. And then, pabalik-balik lang po hanggang sa matapos.
ito na po yung mukha. Dapat pag pagkatakip niyo ay wala pong maiwang hangin o air pocket sa loob. Dapat po bago siya talian ay wala po siyang hangin sa loob. Yan po. Dahil hindi po pwedeng may hangin sa loob. Yan, level niyo na po kung anong kulay. Depende na din kung gusto niyo lagyan ng date, F1, F2, kung anong binhi yan. Keep ko na lang po itong sobra na yung F1 spoon ko dahil itanim ko pa ito sa sawdust ang substrate. Nagbinhi lang po ako ng green to green na kaunti para may pang tanim pa ako ulit pag kailangan ko. Kasi ito po yung past yung pagpadami ng binhi. Ito po ang paraan na magkakabinhi ka at mapadami mo po at may magamit ka. Hindi nunin mo nang bumili ng ulit. Saka na lang din po kung mag-nyo-nyo ano na po kayo. For new bats na po. Ito naman po ay ibang kulay po to. Tingnan natin, open natin to kung anong kulay po ito. At ito po ay may bubble wrap pa po. Ito po ay tingnan natin kung anong kulay po ito. Ko iba-ibang kulay kasi ang natikman ko lang po ay yung pink lang po at saka white na oyster. Yung brown kasi gray noon, isa lang ang tumubo tapos nakalimutan ko anong lasa. Kasi nga nakuntam siya noon. Yan po, anong kulay po ba ito? Ito po ay gray. Gray ang kulay. Yan po, polyramified na po yung mycelium. Which is magandang ano, para good na po ito pang tanim o pa bilang binhi na gagamitin po. Yan po, malakas pala si Gray mag ano, kasi may nakita na po akong pinheads na. Kung hindi lang ito naka-close, bunga na po yan. Yan po. Kasi may plastic, di ba? Kung papel ba yan, lumusot na yan, bunga na yan. Yan po. Kunin lang po yung pag magtanim na, kunin lang po yung mas matured na mycelia. And then, yung grain lang talaga ang ilagay. Kunin po yung ano, kasi isa din yan sa makakuntam at hindi tutubo ang ating papatuboing oyster. Ito po, kukunin ko lang po itong nag-meld na po yung pantakip na papel. Kasi nga, di ba, lumusot yung mature na pinheads, nagka-mature na yung spoon natin. And then, kunin tong cotton plug, which is ang ginamit ay cotton waste po. And then, yung tingnan nyo po, tingnan natin sa loob, yung loob talaga ng, ano, ito po, diba? Gray siya, pero puting-puti. I'm sure naman yung, ano niya, brown din, siguro, yung seeds niya. Malaman natin maya, pag, i-ano na natin, i-transfer na natin, kunin natin tong mycelia, o mycelium na, itong amag niya, na makapal na. Diba, ang ganda ng binhi ni Sealer? Sobrang ganda. Good quality talaga sila. Kaya pangalawang order ko na po to sa kanila. Yung first talaga na oyster ko nung nag-cultivate ako, sila ang binilhan ko. Then, ngayong tapos na ako nag-vulva, oyster naman ulit, kasi malamig. Stop muna ako sa vulva, malamig ang panahon. So, better itong oyster pag malamig ang panahon po. Kasi ang oyster, mas gusto po ang malamig na panahon, which is, pwede naman ding sa summer, pero nga, dilig ka ng dilig. Need mo siyang, parang, yaya ka sa oyster na, palaging i-check mo, parang baby mo. Kasi nga, sa isang araw pag summer, 3 times kang mag-mist. Alaman mo, mature na po ang spoon ay ito, itong kulay yellow. It is, hindi naman yan, ano, yung maturity niya, ayan ang indication. O palatandaan. Which is kung mag-polyramify na po yung puting bags mo, mas makikita nyo po ang yung puti, ay yung kulay na yun, yung yellow.
Yan po, pag yung spawn nyo ay mature na, kuskusin nyo lang po yung mature na yung makapal na mycelia. Yung puti po yan ay mycelia po yan o amag. Yan po ay kuskusin, isiparate kunin, huwag isali. Yung greens lang ang itanim or pag mag-green to green kayo ang ilagay. At saka kung itanim nyo sa ano substrate nyo, sodas, ano pa, ay huwag ilagay yung puti. Pwede din, pero minsan kasi no need na yan ilagay. Pwede pa siyang pagsimula ng contamination. O ang contamination po doon sa bago ay yung pong nakakasira na dahilan ng mga molds na unwanted. Yan po. Transfer ko na po yung gray. Hindi ko na po ipinakita. Dahil po, the same process lang naman din po ang pag-green to green. Tapos na po tayo. Ito na po sila. Yan po. Doon, pink. Ito dito, black. And this gray. Tatlo. Tatlong buti ng... Tatlo-tatlo sila. Yung sa white lang, madami. Hindi tatlo-tatlo. Tatlong ganito. Yung naka-plastic. Tatlong buti. Yan o, tatlo rito. Tatlo. Tatlo-tatlo. Ito lang ang hindi. Ito yung mga ano. Diba yung tumubo na ito. Sa pink. At saka yung gray. Pareha pala sila ano. Malakas. Ayan po, ito pong mga nag-cut at yung pantakip. Ayan. So, may linis muna ako. Yan na po, hindi ko na po na video yung sa last, itong sa gray. Yan. Same lang naman sila sa lahat. Hindi same lang naman sila paano inoculate. Yan, yan, white. Doon, pink. Ito dito, black. And this gray. Tatlo, tatlong buti ng, tatlo-tatlo sila. Yung sa white lang, madami. Hindi tatlo-tatlo. Tatlong ganito, yung plastic, tatlong bote, yan ang tatlo rito, tatlo, ito lang hindi. Ito yung mga, diba yung tumubo na ito, at sa pink, at saka yung gray. Pareha pala sila, ano, malakas. Muna ako. Yan ang may mga tira pa. Marami, kunti lang. Kasi kinuha ko. Yan. Dahil magtanim pa ako sa sudas at sa dayami. Pakita ko lang sa dayami. At saka sa sudas. Sa gabi, kinakarton ko po. Sa araw ay nilalagay ko po sa stante dahil anong dahilan is maraming daga sa gabi. So, iprotect ko po ito. Para lang ako nagtinda, diba? Na proteksyonan yung paninda. Sa gabi ilagay sa storage na hindi maano. Samantalang itong bote, no need na hindi to matablan ng daga. Kaya nandyan lang yan. Hanggang dito na lang po ang inyong lingkod. Antay na lang tayo ng ilang days para ito ay gumapang si amag at magiging binhi. Sige po! Ingat sa lahat and God bless!